Yo guys, so featured transformation natin ngayon galing kay Lucris Mendoza. Ayan, so isa siya sa mga nag-comment sa pinost ko na transformation. So titignan natin kung sobrang solid ba, kung legit ba tong transformation niya. Papayitan na natin at eto na siya. Badaboom! So ang nilagay niya dito, tambay versus may trabaho. Okay? Yan, before and after niya. So explain natin kung bakit nagkaganyan po. Ha? Kasi eto guys, kung makikita nyo dito, kung makikita nyo dito sa kaliwa guys, talagang wasak-wasak show, talagang siguro todo diet to at wala siyang ginagawa, puro gym lang ginagawa niya. Ngayon, eto na yung after niya nung nagkatrabaho siya, siguro busy na siya, kailangan niya kasing grumind, kailangan niyang kumita ng pera para mabuhay, kung may pamilya man siya, siguro ginagawa niya to para meron din siyang ano, pangtustos sa mga gastusin sa bahay. So, okay lang po ba yan? Okay lang po ba yan na maganda yung katawan tapos nung nagkatrabaho ay pumangit na yung katawan niya? So, para sa akin ay hindi po pwedeng gawing excuse ang trabaho. Okay? Ayan po ang mabibigay kong tip sa inyo. Kung maganda ang katawan mo, tambay ka, kaya mo mag-gym, syempre dapat kaya mo rin gawin yan nung may trabaho ka na. Dapat hindi po tayo nag-e-excuse. Marami kasi akong naririnig dyan, lalo na yung mga kaibigan ko na may trabaho na ngayon. Okay, pag niyayaya, oy, gym tayo, masyado ka na yatang, ano, parang napapabayaan mo na yung health mo. So, pangit po kasi ang sinasabi nila, busy ako sa trabaho, pag-uwi ko sa trabaho, pagod na ako, hindi ko na kaya, tapos kain na ng kain. So, ang para po sa akin, mali po yun. Dapat po, health is wealth. Kasi aanhin mo naman yung pera mo sa trabaho. Diba? Ayaman mo na, business mo, sobrang solid. Ang problema, napapabayaan mo na yung health mo. Ngayon, dumami na yung pera mo, tapos nagkasakit ka. Okay? Tapos, natigok ka. Anong gagawin mo sa perang pinaghirapan mo? So, dapat balance. Okay? Siyempre, magandang trabaho, magandang business. Siyempre, dapat maganda rin yung health natin. Okay? Paano po ba natin gagawin yun? Narimbang is, eh, busy talaga eh. So, yun po ang tinatawag kong no excuses. Kaya nga po ako nag-upload na mga home workout para pag-gising mo sa umaga, pwede mong gawin yon. Okay? Minsan kasi tinatamad lang tayo eh. Ine-excuse lang natin yung trabaho, ine-excuse lang natin yung pagod. Guys, ang pagod nasa isip lang yan. Tandaan nyo yan. Oh, pagod ka, pero meron ka pa rin natitirang lakas. Diba? Hindi ka nga napapagod kumain eh. Diba? Dapat hindi ka rin napapagod mag-exercise. Okay? Yan po ang tips na mabibigay ko. No excuses po. Pero ito, sana siya mabalik pa niya yung dati niyang katawan na ganito, tapos naging ganyan. Sana maibalik niya pa, okay? Ang pinakamahirap kasi talaga sa lahat, guys, yung tumigil ka. Ha? Kung paano ka babalik ulit. Yung buwelo, yung pinakamahirap. Pero pag nasimulan mo na yan, tuloy-tuloy.